Chili, chili, bom, sacro gas nos carie. Tu ta Hello, Spooky Dolls! Good evening! So once again, nandito ako para mag-share ng isang spooky story na hopefully makakapapangilabot sa ating lahat. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig sa akin ngayon. Maraming salamat po sa support ang binibigay niyo po sa Dolls and Spooks. So thank you po talaga sa lahat po ng support ang yan. At sana po nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga kayong panit mundo naroon ngayon. At sa mga katulad ko naman na nandito lang din sa Pilipinas, thank you po sa pagla-like, pag-share, pag-comment sa lahat ng mga videos na sinishare ko po dito sa ating channel. Maraming salamat po. Sana po ay huwag po kayong magsawang gawin po niyan dahil sobrang malaking tulong po yan para po mapalago pa po natin ang Dolls and Spooks. At sa mga tagibang mundo, tagibang dimensyon, nanonood na kikinig sa akin ngayon, maraming salamat din po sa inyo. Sana rin po magbahagi rin po kayo ng mga kwento niyo po dito sa Dolls and Spooks para po sa ikalulugod po ng mga tagapakinig ng mga spooky dolls. Okay guys, so yung pong video for tonight ay very special para sa akin because this is really my first collaboration po with other paranormal and horror channels po na Filipino. So yung pong mga ibang creators po ng mga ibang paranormal channels ay nagbahagi po sila ng kanilang voice talent para po sa pagbabasa ng mga ilang character po dun sa story po. So mamaya po ibibigay ko po sa kanila, sa inyo yung po mga YouTube channels po nila para po makapag-subscribe din po kayo sa kanila. So again, ngayon pa lang gusto ko magpasalamat sa inyo guys. Okay, so hindi nyo pa narinig yung kwento pero sobrang excited po kayo parinig sa inyo. At anyway, so hindi ko na patatagalin masyado itong intro na to. Ang kwento po natin para sa gabing ito ay pagpapatuloy po ng kwento po ni Angelica. So si Angelica po yung pong babae na meron pong boyfriend na aswang, okay? So ngayon ginawa ko na push ng playlist sa mga nagtatanong. Yung lahat po ng videos, lahat po ng videos na nandun po yung story po ni Angelica, nandun po sa playlist na yon. So ilalagay ko po sa description down below yung pong playlist ni Angelica at the same time, ilalagay ko po dyan sa I button. So pakiclick na lang po yung I button para makita niyo po yung playlist. So without further ado, please sit back, relax, and enjoy. Hello Clark, at sa inyong lahat na mga ka-spooky dolls. Lubusan akong natutuwa sa mainit na pagtanggap ninyo sa kwento ko dito sa channel natin. May nagtanong kung naging isang aswang na din ba ako. Ang sagot dyan ay oo. Ito ngayon ang ibabahagi kong kwento kung paano ako naging isang aswang. Pagkatapos ng nangyaring awayan nila Mario at Cedric, tuluyan ang nakulong si Cedric ng habang buhay. Dahil hindi lang pala ako ang naging biktima nito, marami pang iba. Meron pa nga siyang nabiktimang babae na taga Laguna. Pinatay niya ito. Naging karumal-dumal ang pagpatay niya sa babae. Sinapchap niya ito na parang karni ng baboy at nilagay sa isang sako. Itinapon sa ilog sa Laguna. Mas masahol pa siya sa aswang. Buti pa yung aswang, nagagawang kontrolin pa ang sarili nito na kumain ng laman at dugo ng tao. Lumabas pa nga sa balita ang ginawa ni Cedric sa lahat ng mga nabiktima nito. 3 buwan ang nakalipas, nagsitipon-tipon ang lahat ng pamilya ni Mario dahil birthday nito. Doon ko nakasalumuha ang iba pang kamag-anak ni Mario na lubusan ko namang kinatuwa. Pinakilala rin ni Mario sa akin ang iba pa niyang mga kapatid. Be, ito yung mga kapatid ko. Ito si Maricar, ang pangalawa sa akin at pinakamadaldal sa lahat. 24 years old. Ang pakilala ni Mario sa isang babae na matangkad, maputi at makinis, maamo ang muka at mahaba ang kulot nitong buhok. Napangiti na lang ako kay Maricar habang dinitigan ko ang maamo nitong muka. Hindi mo talaga akalain na aswang siya dahil sa itsura at ugali nito. Sobrang daldal niya at niyakap pa nga niya ako na para bang close na kami. Pero single pa rin itong si Maricar.
Lahat ng mga kapatid ni Mario ay single pa hanggang ngayon. Ewan ko lang kung bakit kasi sobrang gaganda naman nila. Hello! Ikaw pala si Angelica. Palagi kang kinuwento sa akin ni Kuya nung umuwi siya sa amin. Ang sabi nito na tuwang-tuwa. Napangiti na lamang ako sa hiya at natawa namang itong si Mario sa akin. Ito naman si Mark, yung pangatlo sa amin. Yan yung pinakatahimik kong kapatid. Pakilala niya sa isang lalaki na mukhang 21 years old. Maputi, kalbo, singkit ang mata at medyo mataba ito. Nakangiti lamang ito sa akin at matipid na nag-hello. Ito naman si Marlon at ang bunso namin na si Marco. Ang sabi ulit ni Mario habang turo sa dalawang lalaki na mukhang 19 and 17 years old. Bising-bisi sila sa kanilang cellphone. Si Marlon ay maputi, matangkad na payat at kulot ng buhok nito. Habang yung isa naman na si Marco ay maputi rin at kulot ng buhok. Kaso nga lang, may pagkapandak at mataba ito. Kaya lang, busy talaga ang dalawa sa kanilang cellphone. High-tech na ang mga aswang ngayon. Sumasabay na sa mga pauso. Pagkatapos makipagkilala sa mga kapatid at kamag-anak ni Mario, pumunta na ako sa kusina para tulungan si Nanay Linda sa mga iba pang niyang gawain. Nanay Linda, ako na pong bahala sa hugasan. Ang sabi ko kay Nanay Linda na bising-bisi sa niluluto nito. Huwag na, Angelica. Bahala na si Esperanza ang maghugas niyan. Ang pagtanggi naman ni Nanay Linda. Si Esperanza na tinutukoy ni Nanay Linda ay isang babaeng payat at mahaba ang buhok na pinsan pala ni Mario. Oo nga, ako na ang bahala dyan. Ang sagot naman ni Esperanza. Ikaw palang mapapangasawa ni Mario? Oo, ako nga. Angelic ang pangalan ko. Ang sagot ko naman. Alam na ba ng Black Triangle na magkakaroon ng bagong membro ng pamilya tayo? Ang tanong ni Esperanza kay Nanay Linda. Siguro naman guys, alam nyo na ang tungkol sa Black Triangle. Narinig nyo na ito sa series ni Brandon. Hindi naman sa ginagaya ko ang kwento ni Brandon, pero sadya lang talagang merong ganito. Ito rin ang pagpapatunay na katotohanan ng tungkol sa Black Triangle. Medyo stricto na sila ngayon pagdating sa bagong miyembro ng aswang at binago na rin nila ang iba pang patakaran nito. Hindi Black Triangle ang tunay na tawag sa organisasyon na ito, pero para hindi na kayo maguluhan, ito na ang gagamitin ko na tawag dito. Ha? Anong Black Triangle? Tanong ko na nagtataka sa sinabi ni Esperanza. Ano ka ba, SP? Hindi itong tamang panahon para simulan mo ang pagdadaldal mo. Alang sumingit si Mario sa usapan namin. Nagulat na ako na nasa likod ko na pala ito. Nagpukol ito ng matalim na tingin sa namumulang pinsan. Naku, sorry kuya. Promise hindi na mauulit. Nadulas lang talaga yung tila ko. Ang sagot naman ni SP, natakot na takot. Ay, Angelica, pakikuha na lang please itong inihaw na baboy. Palagay dun sa mesa sa labas. Gagawing pulutan yan sa mga nagiinom mamaya. Ang pagbabago ng usapan ni Nanay Linda na halatang medyo kinakabahan din. Nagkunwari ako na lumabas ng bahay, pero nagtago lang ako sa gilid ng pintuan para pakinggan ang pag-uusap nila. Pakiramdam ko, parang may tinatago silang sekreto sa akin. Ikaw nga, SP, ayos-ayusin mo yung bibig mo. Ang tabil-tabil ng dila mo. Masasambal na talaga kita. Buti na lang, hindi nagduda si Angelica. Isa pa talaga, nako! Ang pagkaseremon ni Nanay Linda kay SP. Sorry na po, tita. Hindi ko na po talaga uulitin. Ang sagot naman ni SP na malungkot at umalis na ito. Pero Mario, kahit itago natin kay Angelica ang tungkol sa Black Triangle, malalaman at malalaman niya pa rin yun. Sabi naman ni Nanay Linda kay Mario. Masyado nang mahigpit ang Black Triangle ngayon, Mario. Sigurado ako na hindi matutuwa ang Black Triangle sa relasyon niyo. Ang sabi ulit ni Nanay Linda. Wala silang karapatan na pakialaman ng buhay namin ni Angelica. Ang galit na sagot naman ni Mario. Anak,
Huwag mong kakalimutan na lahi tayo ng mga aswang. Mahigpit na ipinagbabawal ng Black Triangle ang pakikipagrelasyon sa tao. May patakaran ng Black Triangle para panatilihing ligtas ang mga sikreto ng mga aswang. Hindi natin sila pwedeng baliwalain. Ang paalala ni Nanay Linda, hindi simple ang pinasok niyong problema at hindi rin pwedeng umatras si Angelica dahil alam niya ang lahat ng tungkol sa atin. Sa ayaw at gusto niyo, kailangan niya pa rin maging ganap na aswang. Ang seryosong sabi ni Nanay Linda, hindi mangyayari yun! Hindi ako papayag na maging aswang si Angelica! Ang sigaw at pagdadabog ni Mario, baka nakakalimutan mong miyembro ng Black Triangle ang Tito Santiago mo, Mario. Huwag kang magyabang. Bakit? May magagawa ka ba? Huwag mong sabihin na kakalabanin mo ang Tito Santiago mo. Galit na rin ang sigaw ni Nanay Linda. Problema sa'yo, makasarili ka masyado. Palagi mong iniisip ang sarili mong kapakanan at yung kasintahan mo. Pero kami, naisip mo ba na matadamay kami ng mga kapatid mo? Aba naman, Mario. Maawa ka naman sa amin. Ang sunod-sunod na sabi ni Nanay Linda kay Mario, nag-aaway na ang mag-ina dahil lang sa akin. Nagulat ako sa nangyari. Nilapag ko na lang sa mesa ang platong hawak-hawak ko at kaagad akong tumakbo pabalik sa loob ng kusina. Niyakap ko si Mario habang humahagulgul ako sa iyak. Wala naman problema sa akin kung magiging aswang ako. Ang ayoko lang ay mag-away-away kayo dahil lang sa akin. Ayoko rin na maging pabigat ako sa inyo. Pahikbi kong sabi. Hindi naman tumugon si Mario at niyakap lang ako ng mahigpit. Si Nanay Linda naman ay medyo nagulat at kumalman na din at tahimik na lumabas at iniwan na kami. Kinagabihan, nagmukmuk lang ako sa loob ng kwarto ni Mario. Hindi ako nakikihalubilo sa iba pa niyang kapamilya. Pumasok si Mario sa loob habang ako naman ay nakahiga sa kama at nagkukunwaring tulog. Doon ay napahagulgul ito sa iyak habang niyayakap ako. Nalaman ko na nakainim ito dahil amoy na amoy ko ang alak na nanggagaling sa bibig nito. Obe, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nagugulahan na tanong ko kay Mario. Mahal na mahal kita, Angelica. Hindi ko ginusto ang nangyayari ngayon. Alam ko na alam mo ang ibig kong sabihin, di ba? Umiiyak na tanong nito. Napaiyak na lang ako habang nakatitig sa pulang mata ni Mario. Mario, gawin mong nararapat. Matagal ko nang tinanggap ang buong pagkatao mo. Kaya tatanggapin ko rin ng buong puso kung gagawin mo akong aswang. Ang sagot ko kay Mario at tinampayan nito ng halik sa kanyang noo. Napaiyak na lamang si Mario sa sinabi ko. Tumingin lang ito sa akin at may binubulong na dasal. Sobrang kinabahan ako sa gagawin ni Mario pero mas na naiig ang pagmamahal ko sa kanya. Aaminin ko, ayoko talaga maging aswang. Pero wala na akong pagpipilian. Tatanggapin ko ang gagawin niya sa akin. Bigla niya akong sinibasib ng halik sa aking mga labi habang umiiyak. Masyado siyang agresibo. Ako naman ay wala nang nagawa kung hindi ang tumugon na lamang sa halik nito. Makalipas ang dalawang araw, doon ko naramdaman ang panghihina at panginginig ng buo kong katawan na hindi ko maintindihan. Nagwawala ako at sumisigaw sa kwarto. Hindi ko makaya ang aking sarili. Umiiyak naman ako na niyakap ako ni Mario. Pinipigilan niya ako na magwala at manginig. Hindi ako iniwan ni Mario at lagi niya pinapalakas ang aking kalooban. Sinasabi niya na, kaya mo yan, be. Konti na lang. Kaya mo yan. Paunti-unting lumalakas ang pandama, pangamoy, at ang aking paningin. Medyo sensitive na rin ang mata ko sa sinag ng araw. Nararamdaman ko na ang gutom at uhaw para sa laman at dugo. Tuluyan na akong naging isang aswang. Biyernes, full moon noong gabi na yon. Nagtipon-tipon na kaming lahat sa likod ng bahay para sa ritual ng bagong yanggaw. Kinatay ni Nanay Linda
ang isang baboy damo para sa unang pagkakataon na naging aswang ako. Nagtalsikan ng sariwa at maamoy nitong dugo habang ako naman ay naglalaway na natatakam. Grabe, ngayon ko lang nalaman na ganun pala kasarap at kaamoy ang sariwang laman at dugo ng isang hayop. Gutom na talaga ako. Natatakam na talaga ako sa amoy na yun. Kagad kong sinipsip ang sariwang dugo na tuluyan na dumadaloy sa liig ng kinating na baboy. Gutom na gutom akong paunti-unting kinain ko ang malinamnam nitong laman habang si Mario at ang kanyang pamilya ay nakamasid lang sa akin ng tahimik. Sarap na sarap ako sa kinakain kong kinatay na baboy at nakalimutan ko na ang aking paligid. Ang importante ay matugunan ko ang uhaw at gutom na nagahari sa aking katawan. Wala na akong pakialam sa kanilang lahat. Nilamuta ko ang baboy na para akong nababaliw sa sarap. Ang ritual ng bagong yanggaw ay ginagawa para sa bagong aswang na hinawaan o pinagpasahan ng mutsa. Ang purpose nito ay para masanay ang bagong yanggaw sa dugo at laman ng hayop. Para maiwasan din nila na pumatay at kumain ng tao, mahirap kasi kung bagong yanggaw. Mahirap kontrolin sa pagkain ng laman at dugo. Masyado silang matakaw pagdating sa pagkain. Kaya naman mag-ingat kayo kung may makakasalubong kayong bagong yanggaw sa labas. Sigurado ako na hindi kayo pakakawala ng buhay niyan. Kung tatanungin niyo ako kung paano mo malalaman kung ang isang tao ay aswang pala o isang bagong yanggaw, sige, magbibigay ako ng kaunting kaalaman para sa inyong lahat. Kung may nakita kang tao na tahimik kahit na kinakausap mo at hindi ito makatingin ng diretso sa'yo, magdalawang isip ka na dyan. Makikita at mararamdaman mo kasi sa aura at pwersa nila nakakaiba at nakakatakot na parang may something. Kung tumingin man sila ng diretso sa'yo, makikita mo na baliktad ng refleksyon mo sa kanilang mga mata. Kung gusto ka naman nilang atakihin, magdadalawang isip pa ito. Ang mahusay at matagal ng aswang ay hindi basta-basta kung mag-isip. Nag-iingat ito sa lahat ng galaw nila. Pero kung bagong yanggaw naman ay walang pakialam. Basta ang iniisip nito, gutom at katakawan lang. Kaya mag-ingat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat kayong maging kampante. Ano pa sa hindi nyo kilalang tao o lugar na pinupuntahan ninyo? Kailangan may dala kayong kalamansi, asin, luya o bawang sa inyong bulsa para may panlaban kayo sa kanila. Kinabukasan, nagising na lamang ako na ang sigla-sigla ko. Mabuti na rin ang aking pakiramdam. Hindi ko nararamdaman ang gutom at uhaw. Kaya lang may nagbago sa akin, ang lakas ng pandama at pangamoy ko. Parating pa lang si Mario sa kwarto, nararamdaman ko na ang kanyang pwersa at amoy. Mahilig kasing gumamit si Mario ng pabangong basweet na parang candy. Mamaya, biglang nagbukas ang pinto at pumasok na si Mario sa loob. Obe, good morning. Kising ka na pala. Magbihis at maligo ka na muna. May papakilala ako sa iyo mamaya. Ang sabi nito na may simpleng ngiti lang sa akin. O sige, ang naisagot ko lang. Pagkatapos ko magbihis at maligo, tumungo na ako sa sala kung saan doon sila lahat nagtitipon-tipon na parang may malaking pinag-uusapan. Maligayang pagdating sa aming pamilya, Angelica. Biglang nagsalita ang isang lalaki na ngayon ko lang nakita. Matangkad, parang Amerikano ang tangkad nito. Kayumanggi ang balat na may itsura din. Mabalbas at kulot ang kaniyang buhok. Maraming salamat po. Ang sagot ko natitig na titig sa namumulang mata nito. Medyo naguluhan ako kasi nakatitig sa akin ng lahat. Be, siya si Tito Santiago. Membro siya ng Black Triangle. At ito ang kasamahan niya na si Carlos. Ang pagpapaliwanag ni Mario sa akin at tinuturo ang isang lalaki na payat, matangkad at may katangkaran na gwapo na rin. Punta kami dito para maipaliwanag sa iyo ang mga patakaran ng Black Triangle na dapat mong malaman at matutunan.
ang paliwanag ni Tito Santiago sa isang dumadagundong na boses. Pinapo ako ni Mario sa sofa para pakinggan ang iba pang sasabihin ni Tito Santiago. Medyo nanginginig ako sa kaba, pero pinisil ni Mario ang palad ko kaya medyo napawi ito. Noong una ko palang nabalitaan ang tungkol sa inyong dalawa ni Mario at sa malaking labanan sa pamilya ni Janela, lubusan kaming nabahala sa mga nangyari. Titig na sabi nito sa akin. Ako naman, hindi mapakali, pero pilit na pinapakalma ko ang aking sarili. Maraming nagalit sa balitang yun. Maraming balak na tugisin ka at ang pamilya ni Mario. Nagpukol si Tito Santiago ng makahulugang tingin kilala ni Linda na diretso lang ang tingin at hindi umiimik. Pero dahil may timbang din naman ang aking desisyon sa Black Triangle, nagbigay ako ng ultimatum sa inyo. Kailangan ka rin gawing aswang sa ayaw at sa gusto mo. Marami ka nang alam tungkol sa aming pamilya. Ang mahabang salaysay nito sa akin. Kaya naman lubusan din kaming natuwa noong tinanggap mo ng buong puso na maging isang aswang. Buong puso ka rin namin tatanggapin bilang bagong miyembro. Ang sabi nito ulit. Ang dami niyang piniliwanag sa akin tungkol sa mga patakaran na dapat kong sundin at iba pa. Okay, siguro naman alam mo na lahat ng mga patakaran natin. Sana naman huwag mong sirain ang tiwala na ibinigay namin sa iyo. Ang paalala nito sa akin na kumikislap ang mga pulang mata. Maitanong ko lang sa inyong dalawa ni Mario. Kailan kayo magpapakasal? Tura nito, sabay titig ng maigi kay Mario. Ah, Tito, hindi muna sa ngayon. Hinihintay ko na lang kung kailan handa na si Angela na magpakasal kami. Ang sagot naman ni Mario habang nakatingin sa akin at nakangiti. Ako naman, tango at hiya na lang ang naipakita ko sa kanila. Pagkatapos ng mahabang usapan, tinawag na kaming isa-isa ni Nanay Linda upang kumain ng tanghalian. Oh, mabuti yan at medyo gutom na nga rin ako eh. May dala nga pala akong pasalubong para kay Angelica. Ang sabi naman ni Tito Santiago sa aming lahat. Ano yun, Tito? Ang tanong naman ni Mario na medyo kinakabahan. Nagdala ako ng karne ng baka at kambing para sa bago nating miyembro. Ang sagot ni Tito Santiago na tuwang-tuwa at nakakbay na sa braso ni Mario. Natatakam na naman ako sa sinabi ni Tito Santiago. Naglalaway na ako habang amoy-namoy ko ang niluluto na baka. Nilapag na sa mesa ang baka na half-cook at kaagad ko itong kinuha. At kinain na parang isang taon na akong hindi nakakakain. Ang takaw ko talaga. Tumawa na lamang silang lahat sa akin. Habang ako naman ay sarap na sarap sa kinakain ko. Sige lang, magpakabusog ka lang, Angelica. Ang sabi naman ni Nanay Linda sa akin na natatawa dahil talagang inaangat ko ang katawan ng kambing at ginangasab ito. Ganon talaga akong bagong yanggaw. Matakaw pagdating sa kainan. Ang sabi naman ni Tito Santiago na parang proud na proud dito sa akin. Si Mario naman ay nanonood lang sa akin habang kumakain at tahimik lang ito. Nung una, nahirapan akong kontrolin ang sarili ko sa pagkain ng laman at dugo. Pero kalaunan, nakakaya ko na ang gutom at uhaw ko. Isang araw, umalis si Mario sa bayan para kamustahin ang business nito at hindi na ako sumama sa kanya. Hindi ko pa kasi kaya sa mataong lugar. Sinasanay ko pa ang sarili ko sa amoy ng tao. Natatakam talaga ako kung may naamoy akong buntis o babae na may menstruation. Amoy na amoy ko kasi ang amoy ng sanggol at ang dugo nila kahit nasa malayo pa sila. Tinulungan ko na lamang si Nanay Linda sa mga gawaing bahay. Naglilinis ako ng kwarto noon na bigla na lang nag-ring ang cellphone ko. Tinignan ko ang cellphone ko at si Tita Bibs pa lang tumatawag. To be quite honest, nagdadalawang isip ako noong time na yon kung sasagutin ko pa yung tawag niya. Nakalimang beses pang tumawag si Tita Bibs bago ako nag-decide na sagutin na nga. Hello, Tita? Walang gana na sagot ko.
Hay, sa wakas, sumagot ka na rin sa tawag ko, Angelica. Kamusta ka na? Asan ka ngayon? Ang sunod-sunod na tanong ni Tita Bibbs na halatang nag-aalala. Tita, okay lang po ako. Huwag na po kayo mag-alala. Si Mama po, kumusta na po si Mama? Ang sagot at tanong ko kay Tita Bibbs. Sigurado ka na okay ka lang ha? Okay ng kalagayan ng Mama mo. Nakauwi na siya noong isang linggo pa. Ang nagdududang sagot ni Tita Bibbs. Angelica, magkita tayo ngayon sa kainan sa Jollibee. Patal na rin tayo hindi nagkita. Tatanggihan ko sana si Tita Bibbs, pero nanaig pa rin sa akin ang pagkakamiss ko sa kanya. Hindi naman kasi itsusera si Tita. Sadya lang talaga na parang anak na ang turing niya sa akin. Tuwing may problema kasi ako dati, si Tita Bibbs lang ang palaging sumusuporta sa akin. Kaya naman hindi ko siya masisisi kung bakit masyado siyang may pakialam sa akin. Nagpaalam ako kay Nanay Linda na may pupuntahan lang ako at tumangu lamang ito at nag-iwan ng paalala sa akin. Palagi mong tatandaan, Angelica, hindi ka ordinaryong tao. Kaya kailangan mong mag-ingat sa kinikilos mo. Madiin itong bilin sa akin. Sumang-ayon lang ako at umalis na. Nakita na kami ni Tita Bibbs sa Jollibee. Angelica, anak. Grabe. Sobrang nag-aalala talaga ako sa'yo. Ang bunga ni Tita nakararating lang habang pinagmamasa ng mga mata ko. Naging balat na patras ito nung makita niya ang aking namumulang mga mata. Angelica, huwag mo sabihin naging aswang ka na. Namumutla na tanong ni Tita Bibbs sa akin. Tita, sorry. Pero mahal ko talaga si Mario. Ang buong puso ko ay binigay ko na sa kanya. Nag-decision ako na magpahawa na talaga. Nung una pa lang, hindi na ako pwede umatras dahil alam ko na ang buong pamilya at pagkatao ni Mario. Kaya wala na akong nagawa. Ang paiyak kong paliwanag kay Tita. Si Tita naman ay tulala pa rin habang pinagmamasdan ako. Hanggang bigla na lang itong nagalit sa akin. Nagpahawa ka? Hindi mo ba iniisip sinisira mo na ang buhay mo? Ang pasigaw na sagot ni Tita Bibbs. Bakit? Noon pa naman sira na ang buhay ko, di ba? Sinira na ni Mama ang buhay ko dahil makasarili siya. Wala na siyang pakialam sa akin kahit mamatay pa ako. Ang pasigaw kong sagot kay Tita Bibbs. Noon pa naman wala nang pakialam si Mama kahit nung nababuhay pa si Papa. Wala siyang ginawa kundi saktan at pagtaksilan si Papa. Napaluhod at napahugulgol na lang sa iyak sa gitna ng Jollibee si Tita Bibbs sa aking mga sinabi. Lahat ng tao doon parang naistatwa. Akala siguro nila magjowa kami na nag-aaway. Sinubukan ko siyang lapitan pero napatras ako nung nakita ko na may suot-suot itong panangga na kwintas. Nung nakita niya ang aking reaksyon, bigla niyang hinubali yon at ipinasok sa kanyang backpack na nakalagay doon sa may upuan. Agad na lumapit ito sa akin at yumakap ng mahigpit habang umiiyak. Wala nang magawa si Rita Bibbs kundi tanggapin niya na lang ang aking desisyon at bagong pagkatao ko ngayon. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat na nangyari at kung paano ako tuluyang naging aswang. Sa sobrang haba ng aming usapan, hindi ko na namalayan na paggabi na pala. Nagpaalam na ako kay Tita Bibbs na kailangan ko nang umuwi. Tita, uuwi na po ako. Paggabi na kasi, siguradong umuusok na ang ilong ni Mario nakakahanap sa akin. Hindi niya po kasi alam na magkikita tayo ngayon. Ang paalam at paliwanag ko kay Tita. Sige anak, palagi kang mag-ingat kung may problema ka. Sabihin mo lang sa akin ha. Ang sagot ni Tita Bibbs sa akin. Pagkatapos magpaalam, umuwi na ako kaagad. Pagpasok ko pa lang sa may pintuan, tumambad na sa akin si Mario na nililisik ang mga mata at galit na galit. Aba! At alam mo pa pala ang pag-uwi dito sa bahay? Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang? Ang puot na tanong ni Mario sa akin. Nakita kami dito sa Bibbs. Ang tangi na isagot ko na lang kay Mario. Hindi ko nagustuhan ang approach niya sa akin.
Ginagalang ko ang lahat ng desisyon mo, Angelica. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Ang pasigaw niyang sabi sa akin, Apa Mario, hindi porket naging aswang na ako, hindi ko na pwedeng kausapin pa ang aking pamilya. Alam ko noon na nagalit si Tita Babe sa akin dahil sa'yo. Pero kaya lang siya nakipagkita sa akin ngayon ay para makipagbati at hindi makipag-away. Tanggap niya na kung ano ako ngayon. Ang pahaba kong paliwanag na pasigaw kay Mario. Nakalagay sa bewang ang mga kamay ko at nanlilisik na rin ang mata. Oo, oh, tama ka! Pero sana naman magpaalam ka muna sa akin para hindi ako mag-alala ng ganito. Ang padabog na sabi nito ulit. Lumabas si Mario ng bahay at naghubad ng mga saplot sa katawan. Nakita ko na nag-anyong baboy si Mario at pumasok na ito sa kakahuyan. Ako naman ay napatahimik na lamang sa kinatataguan ko malapit doon sa pintuan at matamang ko siyang pinagmasdan. Biglang lumapit si Nanay Linda sa akin at nagsalita ito. Angelica, ayoko na sanang gatungan pa ang mga sinabi ng anak ko sa'yo. Pero hindi magiging madali ang pagiging aswang. Sinabi ko na yan sa'yo. Ayusin mo ang bawat kilos mo. Hindi ka na ordinaryong tao, Angelica. Kailangan makinig ka sa amin. Hindi mo pa nakokontrol ng mabuti ang sarili mo. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ni Mario sa'yo. Hindi mo siya masisisi kung overprotective niya sa'yo. Ang pag-sermon ni Nanay Linda sa akin. Sorry po, Nay. Pangako po hindi na ito mauulit. Ang tanging nasagot ko na lamang kay Nanay Linda ng buong pagpapakumbaba. Tumango lamang ito sa akin at bumuntong hininga. Agad din itong pumasok sa kanyang silid. 11 PM na, wala pa rin si Mario. Bawat minutong lumilipas, kasabay naman nito ang pag-alala ko kay Mario. Lumabas ako para magbaka sakali na makikita ko ito na pauwi na. Pero wala akong nakitang Mario. Nagdesisyon ako na umalis para hanapin si Mario sa punot kakahuyan. Nagubad na rin ako at naganyong baboy. Itinahok ko ang masukal na kakahuyan. Malayo na ang nalakad ko pero hindi ko pa rin nakikita si Mario. Hanggang bigla na lang may naramdaman ako na ibang puwersa sa may damuhan na paparating at hindi yun si Mario. Biglang tumambad sa harapan ko ang hubot-hubad na katawan ng isang babae, si Janella pala. Aba, tama palang narinig ko, natuluyan ka ng naging aswang. Ang sabi nito at unti-unting itong lumapit sa akin. Agad ako nagpalit ng anyo at bumalik sa katawang tao. Nakahubad din ako tulad ni Janella, pero sa mga aswang, hindi na uso ang ihiya-hiya sa katawan. At nandito pala ang desperada, ambisyosa, at trying hard na pinatbitar kong karibal. Ang pangaasar kong sabi habang inilabas ko ang matatalas kong kuko at itinutukoy yun sa kanya. Ay, salamat! Ito na yata ang pinakamaswerte kong araw. Makakaharap na rin kita ng personal. Huwag ka mag-alala, dadahan-dahanin lang kita. Ang humahalakhak na sabi nito at inundayan ako ng isang kalmot. Naiwasan ko yun, pero mabilis naman ang isa pa niyang kamay na kaagad kinalmot ako sa braso. Grabe, ang bilis ng mga kamay niya. Sunod-sunod niya akong kinalmot sa iba-ibang parte ng katawan ko hanggang sa tuluyan na akong natumba. Kaagad niya naman akong inatake hanggang sa nagpagulong-gulong na kami sa lupa. Nakakatama din naman ako. Gigil ko siyang kinalmot sa dibdib niya at hinawakan ko ang buhok niya at hinila yun. Sa kasamaang palad, nauntog ang ulo ko sa malaking bato at nagdugo iyon. Biglang pumangon si Janella at ako naman ay nangihina na at nahihilo dahil sa sugat na natumuko. Bigla niya akong sinaksak sa bandang tiyan gamit ang kanyang mahabang kuko. Napasigaw ako at nagpagapang-gapang na lamang ako sa lupa dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Hindi pa ito nakontento. Sinakal pa ako ni Janella sa leeg. Katapusan mo na, Angelica! Mamatay ka na! Ang sabi nito
at tuwang-tuwa pa itong tumawa na parang demonyo. Nandilim na talaga ang paningin ko dahil sa mga sakal ni Gisela sa akin. Akala ko, mamamatay na talaga ako ng mga oras na yon. Nabigla na lang naputol ang ulo ni Janela dahil tinagpas ito ng itak ni Nani Linda. Kasabay na nagtalsikan ang mga dugo nito sa mukha ko galing sa pugutang katawan ni Janela. Tuluyan ang nagdilim ang paningin ko at napahiga na ako sa lupa dahil hindi ko na kinaya ang aking mga sugat. Naramdaman ko na binubuhat na lang ako ni Mario. Alam kong si Mario yon kahit hindi ko siya nakikita. Alam ko ang kanyang pwersa at amoy. Hanggang dito na lamang po muna guys at abangan nyo na lang po ang mga susunod na pangyayari. Sa pangalawang pagkakataon, makikipaglaban sa amin ang pamilya ni Janela na nais siyang ipaghiganti. May kwento din pala ako tungkol kay Merlin. Maraming salamat po. Nagmamahal, Angelica. Alright, so yun po yung kwentong binahagi po sa atin ni Angelica. So sobrang nakaka-excite. Parang nalala ko talaga yung kwento po na binahagi po sa atin dati ni Brandon. So parang continuation po or parang spin-off po siya kung tutuusin ng kwento po ni Brandon. Karbahan nyo po yung kwento. Pero hindi po sila magkakilala talaga. It just so happens na talagang si Angelica yung makapagpapatunay na totoo po talaga yung mga sinasabi po ni Brandon na mga kwento before tungkol sa Black Triangle at sa pagiging aswang and etc. So yun po. So maraming salamat talaga Angelica sa pagbabahagi ng iyong kwento sa Dalsense Books. Sana ay huwag kang magsawang gawin yan at syempre curious kami kung anong susunod na nangyari after nyo makasagupa si, well actually hindi lang nakasagupa ha, after mapaslang si Angelica ni ng nanay ni Mario o kay ni nanay Linda. Okay, so sabi mo nagkaroon ng parang digmaan niya naman with dun sa family ni Janela. So curious kami of course na malaman kung ano yung mga bagay-bagay na nangyari. Okay, but before that, gusto ko sana pasalamatan yung po mga nagpahiram na kanilang mga bosses para po sa mga karakter nila Mario, tsaka nung po ni Nanay Linda, pati po ni Tita Bibs. Okay, so si Mario po, tsaka actually si Mario at tsaka po si Tito Santiago, isang tao lang po yung nag-voice po noon. Imagine, napakaganda ng bosses niya. Oh my God, so sobrang nakaka-impress. So wala pong iba yon kung hindi po si Anthony Stevenson 1. Okay, so nandito po yung channel po niya. Pakipuntahan na lang po. Ilalagay ko rin po yung link po ng channel po niya sa description box para mapuntahan nyo rin po siya at makakapag-subscribe po kayo. Sobrang napakaganda po na kanyang boses. I heard na the reason for that is talagang voice talent po siya ng isang channel po. Okay, local channel po. Then nagbo-voice po over po siya para sa mga anime and such. So yun. Kaya po, hindi nakakapagtaka kung bakit napakagaling niyang magbago-bago ng boses niya. Tsaka na talagang ginagawa niya talagang profession kumbaga ang pagdadab. So yun po, subscribe po kayo sa channel po ni Anthony Stevenson 1. Okay, medyo mahaba po kasi pangalan niya. Ayan po. And then syempre, hindi po natin pwede pong kalimutan po yung boses po ni Nanay Linda. Okay, so imagine, hindi po babae yung nag-voice over po para kay Nanay Linda. Lalaki po siya. So, walang iba po yun kundi si Creepy Macpansit. So, ito po yung kanyang channel. Punta na lang po kayo. Gaya po nung sa una, nilalagay ko rin po yung link po ng channel niya dito sa description box. So, please, punta po kayo sa kanya. Mag-subscribe din po kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. And then, yun po. So, napakagaling din po ni Creepy Macpansit na gumawa po ng mga stories. Okay. At yung pong last naman po na nag-land po na kanyang boses po sa atin, siya po yung nag-voice over para po kay Tita Bibs. Okay, so hindi po tomboy. Okay, please ko na medyo natatawa ako. Hindi po tomboy yung nag-voice over po para po kay Tita Bibs. Kundi po isa po siyang lalaki, ganyan. So siya po si The 3AM Encounter. So ito po yung channel niya. Ilalagay ko rin po yung link ng kanyang channel sa description box. So visit lang po kayo sa kanya. Please make sure to subscribe to all these channels para po maging updated po kayo sa mga stories po din po nila. Let's support Filipino horror channels po lahat. Kailangan nagkakaisa po talaga kami lahat. So lahat wala pong rivalry sa amin. So I'm very happy to lend my helping hand kung kaya ko naman po para po mapalago rin po yung mga channels po nila. Kasi remember, dumating din sa time na yun nga, nandun na kasi nagsisimula lang ako, wala ka pa talagang subscribers.
until yun nga, medyo nagkakaroon ka na paunti-unti. So, ako, yun ang gusto kong mangyari, na tumulong din sa mga taong katulad ko na nag-struggle din para po makapag-create po talaga ng community gaya dito sa Dolls It's Book. So, tulungan po natin sila. So, although ito po, dilapitan ko rin po itong dalawa pong horror creators po. So, please, puntahan nyo rin po si Ate Jolly at saka si Pinor Horror Stories. Okay, so, lalagay ko na rin po yung link nila down below. Okay, so, although hindi po sila nakapag-dub or nakapag-offer, hindi po sila nakapag-dub para po sa stories po, story po natin for tonight. Ano ba nangyari sa akin? Kasi magsi-6 o'clock na. Okay, so, wala pang tulog. Pero anyway, so, although hindi po sila nakapag-share po ng voice po nila sa ngayon, I'm sure there will come a time na makakapag-share po sila dito sa channel natin. So, mag-subscribe na rin po kayo sa kanila. Okay? So, ayun lang po. So, let's go ahead and discuss the stories. Stories, parang ang dami, no? So, story lang po ni Angelica. Isa lang po. So, ayun po. So, si Angelica, I'm sure marami sa inyo nagulat. Pumayag na po siyang maging isang aswang. Nagpagyanggaw po siya. So, this is voluntary. So, yung mga kwentong nababahagi ko po before, yung pong mga yon ay parang nayanggaw sila or naging aswang sila na hindi po nila kagustuhan. Yung parang nahawaan lang talaga sila na ayaw naman talaga nila maging aswang. Pero sa part po ni Angelica, although meron po siyang hesitance na maging aswang talaga, ginawa niya po yun para po sa pagmamahal niya kay Mario. So, yun naman po siguro talaga ang true love. Kumbaga, mag-sasacrifice ka, gagawa ka ng mga bagay na yung ibang bagay na hindi mo naman talaga 100% na gusto. Pero para dun sa taong mahal mo, gugustuhin mo na rin din para nga mabigyan siya ng ano, para makapagbigay ka ng support sa kanya or talaga mapakita talaga na love mo siya. Dito naman sa kwentong ito, okay, necessary talaga. It's a necessity na maging aswang siya kasi parang sumasama siya nung kay Mario sa pamilya nila. Hindi yata pwede yung mag-asawang, okay, yung isa tao, yung isa aswang. Bawal yata yun dun sa black triangle niya. So yung ginamit na lang ulit ni Angelica yung term na black triangle para i-describe yung organization na yon. Okay, base nga dun sa mga kwento nga ni Brandon before. And then yun na ngayon ginamit ni Brandon na kwento doon. Not kwento, yung parang pangalan doon sa organization na yon. Okay, and then yun nga, naging yanggaw na nga siya, pumayag siyang magpayanggaw, pero hindi pa rin sila kasal. Okay, so I suppose ayaw niyang madaliin si Angelica kasi parang in the first place, parang getting used to pa sa pagiging aswang bagong yanggaw siya. So baka masyado siyang mabigla kapag at the same time, magpapakasal na sila kagad, then talaga mamumuhay na talaga sila totally na mag-asawa. Although parang live-in na rin sila kung tutuusin, pero ewan ko, ganun yung desisyon nila, so I guess we really have to respect that. Na naghintay muna sila bago magpakasal talaga. Na in a way, mabuti na rin yung ganun, pero parang sobrang big leap na kasi yun, yun parang nagpayanggaw ka na. Kumbaga parang there's really no turning back. Talagang in a way, connectado na kayo ni Mario sa isa't isa, kahit ano pang mangyari, kasi naging aswang ka na katulad niya. Medyo nakakabigla na ito yung experience ng isang bagong yanggaw na tao. Okay? Yun nga yung naghihilig na siya sa pagkain ng mga karne na medyo half-cook lang or hilaw talaga. Yung umiinom na siya ng dugo. Siguro yung mga tipong mga bagay na kung hindi pa siya aswang, panidirian niya na hindi niya maiisip ng magagawa niya. Pero, yun nga, since aswang na siya, so, this is just commonplace for Angelica. Okay? Hindi na siya parang nagtataka sa sarili kung bakit niya nagagawa yung mga bagay na ito na kumakain siya ng almost hilaw na karne at saka ganyan. And then parang ang tako-tako niya siguro. Nakakaubos siguro siya na parang isang buong baka or isang buong kambing. Okay, medyo kakaiba talaga, whatever. At anyway, so ayun na nga. So, syempre, kaya ng sa lahat ng mga bagay na may organization, lahat ng grupo, may mga rules and policies. So, hindi naman dinetalye ni Angelica kung ano yung mga rules na yun. So, I suppose, isa doon yung mga huwag kang kakain ng hayop and then huwag kang kakain ng tao or kung kailangan mo mang gumawa ng mga ganyan, I suppose just keep it discreet, hindi yung tipong alam nila na aswang ka talaga. Although hindi ko alam kasi itong family ni Mario, like nga diba yung nanay niya na si Nanay Linda, aware na yung mga kabaryo nila na aswang nga itong si Nanay Linda. So
Hindi ko malaman kung paano nag-a-apply yung pag mo ipapaalam na aswang ka. Eh, kasi alam naman na nga ng buong baryo na aswang siya. So, paano yun, Angelica? So, yun ang question ko para sa'yo. Paano hinahandle yun ng Black Triangle na meron ngang usap-usapan na naaswang nga ito si Nani Linda na parang tipong confirmed na nga. Okay? And then, alam na yung family nila is aswang. So, paano yun? Anong ginagawa ng Black Triangle nun? Or parang dead man lang as long as hindi naman sila nahuhuli and then hindi naman tipong alam na alam talaga yung lahat ng bagay. Or as long as hindi pa talaga to 100% confirmed na may parang agam-agam pa rin yung mga tao kung totoo ba hindi, okay na yun. So, ayun. Yun ang gusto ko malaman mula sa'yo, Angelica. At ayun nga, after that, si Angelica nakipag-make peace na siya dun sa kanyang tita Bibs, okay? Si tita Bibs na binoise over nga ni the 3 AM encounters, okay? So, ayun, buti na lang ang nagkapatawaran na sila. So, akala ko naman itong si tita Bibs ay talagang kontrabida rin sa buhay ni Angelica. Yun naman pala hindi. So, mas naging nanay pa siya or naging magulang pa siya kay Angelica kumpara dun sa sarili niyang nanay at saka sa well, yung tatay niya kasi namatay. So, hindi naman natin siya pwedeng i-fault doon. So, ayun. But anyway, si Tita Bibs, okay siya. So, mabuti siyang tao. Mahal niya si Angelica. Nabigla lang talaga siya ng mga time yun. Kasi, syempre, hindi natin talaga pwedeng masyado siyang i-judge. Kasi nga, ikaw ba naman? Papayag ka ba na yung kapatid mo o yung pamangkin mo, ganyan, o yung anak mo na para makikipagrelasyon sa isang aswang tapos magiging aswang din siya eventually. So, syempre, nandun na yung pag-aagam-agam niya na parang tipong magda-doubt siya, magagalit ha, na anto, pinag-aaral kita, ganyan, inalagaan kita, tapos magiging aswang ka rin. Syempre, hindi naman yung katanggap-tanggap talaga at first. Okay, pero anyway, wala nang magawa si Tita Bibs at the end. Okay, kasi nga talagang gusto talaga ni Angelica maging asawa si Mario or gusto niya makasama tong si Mario. Okay, so para mangyari yon, kailangan niya maging aswang. So, pumanig na nga siya sa pagiging aswang. Okay, then think si Angelica. So, naiintindihan ko kasi si Mario kung bakit ganun yung naging reaction niya. Kung bakit siya nagalit. Kasi in the first place, bakit hindi nagpaalam itong si Angelica sa kanya? So, may cellphone naman siya. So, I suppose meron naman siguro siyang load. Bakit hindi niya sinext si Mario man lang, tinawagan na, obe, ganyan, makikipagkita ko kay Tita Bibs, pwede siguro siyang magpasundo kasi may kotse naman tong si Mario. So, ayun, medyo at fault talaga, mali talaga si Angelica doon, na hindi man lang siya nagpaalam muna o nagsabi kay Mario kung saan siya pupunta. Kasi syempre, mag-aalala yung tao, kasi parang kulang na lang talaga sa kanila, kasal talaga para sila mag-asawa na. Ayun, sana nagsabi siya, although nagpaalam naman siya doon kay Nanay Linda, iba pa rin syempre yung magpapaalam ka dun sa mismong boyfriend mo, sa mismong kinakasama mo, ganyan. Okay, kasi nga syempre, parang respeto na lang, kumbaga. Hindi naman pwede yung basta ko na lang aalis na tapos walang sabi-sabi, tapos late ka na makakauwi. Magkaalala syempre yung tao yun sa'yo. Ewan ko lang kung itong si Mario tumatawag dito kay Angelica, tapos itong si Angelica may hindi naman niya sinasagot or baka pinatayan niya ng phone or whatever. So, hindi rin tama yun. So, dapat maging courteous ka or parang courtesy na lang dun sa taong kasama mo. Okay. At ito naman si Angelica, medyo naiintindihan ko din siya in a way. Baka feeling niya kasi parang naging masyadong controlling sa kanya itong si Mario. Pero hindi rin eh. Kasi nga talagang tama lang si Mario na mag-alala sa kanya and then medyo magalit kasi nga kahit naman siguro sa tayo kung yung may mga kasama tayo sa bahay tapos bigla na lang lalayas ng walang sabi-sabi, lahat tayo siguro magagalit din in the first place. So ayun. Then medyo naging medyo kinikilig talaga ako actually dito kay Mario tsaka kay Angelica na yun nga, medyo tampu-tampuhan lang, nagkaka-LQ sila. Then titong si Mario ay nagpalipas ng galit sa labas. Okay, siguro parang ayaw niya may masabi o magawang mali dito kay Angelica, baka tipong sa sobrang galit niya kasi I think may initin na mga ulo ng mga aswang. Okay, and then yun nga kapag lumabas muna siya para magpalamig ng ulo and then itong si Angelica parang normal lang ng couple na parang nag-aalala, naku, nasaan na ba siya, mag 11 o'clock na wala pa si Mario, ganyan. So sumunod siya na panibagong pagkakamali na naman, Angelica, sana nagpaalam ka dito kay Nanay Linda na aalis ka. Kasi knowing na meron ngang pag-alagala ng isang aswang na galit sa'yo, so walang iba kundi sa Janela, so muntik-muntikan ka na talaga. Okay, so medyo unwise yung kayong mga decisions. Kung ako doon, hindi ako lalabas ng walang paalam kay Nanay Linda.
na most likely pipigilan siya kasi nga, yun nga. Yun nga yung ano, hindi pa niya kaya. Kung baka feel niya siguro kayang-kaya niya, pero no. Okay, so at it turns out, medyo weak pa siya na aswang. Although, ang mga yanggaw yata yung not necessarily mas malakas. They're just more hungry and thirsty than regular aswangs na yung mga tipong medyo matagal-tagal ng aswang. Hindi pa nila kayang kontrolin ang kanilang ano, gutom at saka uhaw para sa pagkain ng laman ng or karni ng hayop or for that matter tao ganyan. So ayun. Nag-away nga itong si Angelica at saka si Janella, and then yun, mabuti na lang at naligtas si Angelica, kundi patay na siya ngayon. Okay, so kaso nga lang ito na naman, kaya talaga nagagalit itong si Nani Linda sa kanya eh, kasi parang napapahamak ni Angelica yung family ni Mario. Dahil parang kung ano yung mga nangyayari. Unang-una parang nakipagrelasyon si Mario sa kanya na bawal kasi nga tao nga lang siya, hindi naman siya lahing aswang. Okay, so pumayag na nga na lagpasan nila yun. Eh ito naman si Angelica, talagang parang walang, hindi niya naiisip na baka nga may taong or may aswang na gustong gumawa ng masama sa kanya. Aya lang siya na aria. So ayun. Okay, so buti na lang, naligtas nga siya. Ang kapalit nito, isa na naman digmaan. Digmaan naman sa family naman ngayon. Well, family pa rin naman ni Janella. So, ayun. At yun, curious pala ako. So, para sa'yo, sabi mo nga kasi diba, parang yung pagbi mga buntis, okay? Gusto nyong kainin, or gusto mong, parang masyado mabango sa iyo, lalo kasi yung, medyo, revelation sa akin ito, ngayon ko lang nalaman na pati pala yung mga babae may menstruation, okay, may mens, grabe, Diyos ko, pati pala kayo, kaya kayo mga girls na may mens, huwag kayong lalagagala-gala siguro. Okay? Medyo, although, medyo icky, Okay, na ano yung huwag kayong gagala-gala, okay, kasi nga, yun nga, medyo mabango pala kayo para sa aswang, baka maaswang kayo nang wala sa oras dyan. So, para sa'yo, Angelica, so, tanong ko siguro, nang may nangyari na ba na parang nakabiktima ka ng isang tao. So, yeah, let's just be honest kung sakali man, no judgment here kung ganun man. Pero I hope not. I hope na hindi ganun. Pero kung ganun talaga may nangyaring ganun, I suppose it's really cannot be helped. Although si Mario kasi nagawa niya. Ano ba yan? Parang yung kinukontrol ganyan sa sarili ko. But anyway, so ayun lang po. Yun lang po yung masasabi ko about that story. Sana po talaga, Angelica, makapagpadala ka pa ulit ng iba pang mga kwento dito sa ating channel tungkol sa buhay niyong dalawa ni Mario. At curious ako malaman kung may anak na kayo ni Mario at kung ilan, okay, and then kung automatic ba na mga aswang na sila dahil nga lahing aswang itong si Mario. So ayun po, curious ako malaman yung mga bagay na yun. At again, sobra po ako nagpapasalamat po dun sa po ng mga nagbigay po ng mga boses po nila dito sa Dolls and Spooks, okay, na sila Creepy Macpansit, si Anthony Steven San Juan, at saka sa the 3 AM Encounter. So, sobrang kinilig ako lalo na kay Anthony Stevens dahil napaka-gwapo ng kanyang boses. Okay, sobrang talaga nakakakilig talaga siya. So, yeah, punta po kayo sa channel po niya at mag-subscribe po kayo please para po marinig niyo pa ang kanyang iba pang mga stories. And same goes to Creepy Macpansit at saka the 3 AM Encounters, and then pati na rin po kay Ate Jolly at saka Pinoy Horror Story. So, kasama na rin po ng ibang mga horror channels po. So, lahat po, supportahan po natin. Okay, so yun lang po muna sa ngayon. So, thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganun, ipadala mo na yan sa dollsandspooks@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.